Magandang umaga po. Ngayon, ikukwento ko ang mga estruktura sa Intramuros noong 1800s. Ito ang Fort Santiago, isang katibayan ng mga Espanyol malapit sa Pasig River at Manila Bay. Ang mga kaaway ng kolonyal na pamahalaan ay naging preso dito tulad ni Jose Rizal, isang Pilipinong bayani. Dahil malapit ito sa Pasig River at Manila Bay, maraming mga bangka dito. Pero marami sa kanila ay mga Spanish galleon hanggang 1834. Ito ang mga pader ng Intramuros. Pinoprotektahan ng mga ito ang Intramuros mula sa mga dayuhang kaaway. Ito naman ay ang Plaza Mayor, ang sentral ng kilusan sa buong Manila. Sa puso nito ay ang isang monumento ni Haring Carlos IV at ang mga katabi niya ay ang Manila Cathedral at ang mga estrukturang pamahalaan tulad ng Palacio de Gobernador, Real Audiencia, Ayuntamiento, Hospital Militar at Convento de Santa Clara. Maraming mga katulad sa buong Pilipinas dahil sa Laws of the Indies, isang polisiya na sinasabi na sa sentral ng isang pueblo o siyudad ay isang plaza, simbahan at mga pamahalaang estruktura. Ngayon, ito naman ay ang Manila Cathedral, ang pinaka-importanteng simbahan sa buong Intramuros. Ito ang upuan ng Archbishop ng Manila. At dahil sa mga lindol, sunog, digmaan at bagyo, itinayo ito ng 8 beses. May mga na pamahalaang estruktura din. Ito ang Palacio de Gobernador. Ito ang tirahan ng Governor General, parang presidente noong panahon ng Espanyol hanggang 1863. Noong 1863, may lindol at nasira ito. Lumipat ang Governor General sa Malacañang sa Pasig River. Ito naman ay ang Real Audiencia. Ito ay parang Korte Suprema noong panahon ng Espanyol. Ang pinuno nito ay ang Governor General. Sa Real Audiencia ay may mga oidores o hukom noon. Ito naman ang Ayuntamiento. Parang munisipyo siya noong panahon ng Espanyol. Ito ang tirahan ng Cabildo o City Council. Noong itinayo ito muli noong 2009, ito ay pamahalaang estruktura at pang-akit ng turista. Ito naman ay ang Hospital Militar. Para itong hospital na para sa mga sundalong Espanyol. Ito naman ay ang Convento de Santa Clara. Para itong convento o maliit na simbahan. Mga samut-saring mga estruktura. Ito naman, mga ito ay ang mga kasa o bahay ng mga ordinaryong tao. Maraming ganito sa buong Pilipinas. Ito naman ay ang Artilleria de Mestranza. Parang itong artilleria o mga
may lugar na maraming mga malaking baril. Sa aking pahayag o sa aking paningin, noong ginawa ako ng ang proyektong ito, ang pinaka madali ay ang mga na estruktura na walang bubong. At ang mga pinaka mahirap ay ang Manila Cathedral na dahil may mga gusali sa loob nito. Ang natutunan ko sa proyektong ito ay maggupit ng maayos, magtiklop ng maayos, at magdikit ng mga modelo sa mapa. Maraming salamat po.